Ika-22 ng Mayo, Biyernes sa ika-6 na linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at tataghoy, ngunit magagalak naman ang mundo. Malulungkot kayo, ngunit magiging kagalakan ang inyong kalungkutan. Namimighati ang babaeng malapit ng mga anak sapagkat sumapit na ang oras niya. Ngunit pagkasilang sa sanggol, hindi na niya naaalala ang dalamhati dahil sa galak. Pumasok sa mundo ang isang tao. Ganyan din kayo, namimighati ngayon. Ngunit muli ko kayong makikita at magagalak ang inyong kalooban at walang makaagaw sa galak ninyo. At sa araw na iyon, wala na kayong itatanong sa akin sapagkat talagang sinasabi ko sa inyo na anumang hilingin ninyo sa Ama sa ngalan ko ay ipagkakaloob niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Namimigati ang babaeng malapit ng mga anak sapagkat sumapit na ang oras niya. Ngunit pagkasilang sa sanggol, hindi na niya maaalala ang dalamhati dahil sa galak. Pumasok sa mundo ang isang tao. Habang nagtuturo si Jesus ng mga makalangit na katotohanan, nananatili siyang nakatapak sa lupa at mulat sa mga totoong karanasan ng karaniwang tao. Isa na rito ay ang panganganak ng isang ina. Sadyang makapangyarihan ang paglalarawang ito na ginamit ni Jesus. Punong-puno ng sakit, ngunit nagbabadya ang pag-asa. Sa paglalarawan ni Jesus, ang ina ay tumutukoy sa bawat isa sa atin. Sa bawat taong namimighati dulot ng pagkakasakit, katandaan, kalungkutan, pagkabigo, away sa pamilya, kawalan ng trabaho at marami pang iba, nararanasan ng bawat isa sa atin ang alinman sa mga ito. At sa paglampas natin sa mga pagsubok na ito, isinisilang ang bagong nilalang. Higit tayong nagiging matalino, matiyaga, mapagbigay, at umitibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Kabalintunaan mang maituturing sa mata ng mundo ang ganitong pamamaraan upang harapin ang mga hamon ng buhay, dala naman ito ay kaganapan ng buhay. Ang kagalakang inihahandog ng mundo ay lumilipas, subalit ang kagalakang handog ni Jesus, bagamat kailangang dumaan sa landas ng krus, ay may dalang aral na dumadalisay sa kalooban at nagdadala ng kagalakang hindi mapapawi kailanman. Pagsasagawa. Kung makararanas ka ng pagkayamot sa araw na ito, ialay mo ang iyong munting sakripisyo para sa isang taong mahal mo.